gala na naman tayo. Meron akong suot na shirt sa loob. Yan, sinara ko na lang yung jacket ko kasi nga sobrang lamig sa labas. Anyway, so our agenda for today, pumunta tayo ng Chiang Kai-shek Memorial Hall sa kanang Taipei 101. And then after that, babalikan ko siguro yung shoes na nakita ko dun sa New Balance, yung pinakita ko sa inyo nung isang araw. Kasi nga, gusto ko siyang bilhin yung color blue na may yellow saka pink. Nag-pack na din ako ng things ko. May mga ilalagay pa ako dun. Ito, puno na siya ng mga pasalubong. Nasira na nga yung sa zipper, o nakakaloka. Hindi na siya masara. Ayan. Tapos, ayun, yung bag ko. Yung hot store na dun. Pwede ko pa din siya nauubos. Nagda-transfer lang ako ng file sa phone para pagdating ko sa airplane, doon na lang din ako mag-e-edit. Ang ginagawa ko kasi, tinitransfer ko muna yung files and then buburin ko siya dito sa GoPro saka sa camera para yung mga bagong clips na papasok, at least alam ko na kung ano yung laman niya, hindi na ako mamimili pa. Yung loob niya, puro mga shops, may mga iba-ibang booth or stall, iba-iba yung mga tinda, may clothes, may mga accessories, stationery, and all that. Dati siyang market building. Mga commercial, ganyan. But, yun nga, nagkaroon ng sunog, ni-renovate. So, ngayon, parang part of it, ginawa na siyang theater. So, yan, may mga history booth dyan. Historical booth. Para mabasa niyo yung kung ano yung background ng Red House. Tayo ng Chiang Kai-shek, mag-MRT na tayo from Ximen Station. Sundan ko lang daw yung green line. Gusto ko sana mag-try mag-bus dito pero baka maligaw-ligaw lang tayo. So dito na ako dadaan sa Ximen, and then after natin sa Chiang Kai-shek, punta na tayo ng Taipei 101. Buti hindi na umuulan ngayon, nakakatuwa. Doon ako sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. I think station to dito. And ang labas ko na yun doon sa may temple na. Temple, Memorial Hall, Museum yan.
if parang maninibago kayo talaga. Pero nung isang araw, kinakabahan ako kasi hindi ko syempre alam yung pasikot-sikot. Pero guys, alam nyo, lahat nakakonect sa MRT. Yun yung maganda dito, yung transportation nila. So, hindi kayo maliligaw. Lahat may signage. Tapos, yung nagsasalita sa train nila, rina-translate din siya sa English. So, hindi kayo talaga maliligaw. And very useful yung easy card nila dito. Deloadan nyo lang siya. Pwede nyo pambayad sa 7-Eleven, sa mga shops. Ito na din yung gagamitin, yung pang top-top transportation. Parang siyang big. Pero mas maganda to eh. Kasi accessible siya talaga sa lahat. Nalulula ka lang talaga kasi sobrang taas. Sobrang tirik talaga ng mga escalator nila dito. Pero ang ganda, sobra. Wow, ang ganda. Sobrang huge. Hindi ko siya in-expect na ganito. Kasi sa picture parang ordinary temple lang, Shore Palace. Ang laki. Guys, yun yung cherry blossom mo. Hindi ko alam kung nabibigyan ng hostesya na itong camera ko, pero ang ganda. Ang lamig sobra. So, ito yung kanilang National Concert Hall. Ganda ng pagkakagawa, oh. Grabe. Oh, yun yung nakita ko sa mga video, saka sa picture. Yung parang welcome structure dito. Ang ganda. Wala akong masabi kasi sobrang, ay, ang lamig, grabe. Sobrang ganda. Wow. Nandiyan yung mga memorabilia niya. Oh, wow. Every 1 hour, nag-exchange sila dito ng guards and sakto na abutan natin siya.
For those of you pala na curious, hindi ako nag-book ng tour or anything under sa mga agency, sa mga travel agency. Nag-DIY lang ako. Yung ticket ko, binook ko siya via Cebu Pacific last November. Yung hotel ko, ganun din, booking.com. And guys, if you can afford naman na mag-DIY, mas makakamura kayo, mas makakatipid kayo, swear. 3 days na ako dito, pero nasa 3,000 something pala yung nagagastos ko. And sobrang mura ng mga bilihin, ng mga souvenir. Depende na din kasi sa taste nyo, saka sa trip nyong bilhin. May ibang mahal din naman, pero kung kaya nyo naman ipasok sa budget, kung kaya nyo maging practical sa paggastos, makakatipid kayo kasi even yung transpo nila sobrang mura. Very accessible. Ang binook ko lang sa Klook is yung SIM card. Yun lang. Nakatipid ako sa SIM card. Mas ma-advise ko sa inyo na SIM card na lang rather than pocket wifi. Medyo may kamahalan si pocket wifi. Tapos kailangan nyo pang mag-deposit. Kailangan may credit card kayo. So, SIM card na lang. Nasa 514 lang yung SIM card ko. And may unlimited data na siya for 5 days. Mabilis din naman yung data niya. Hindi ako nahirapan. Sorry nga kasi yung buhok ko. Grabe hangin dito. Ang lamig ko. And then, make sure to do your research. Mag-research kayo ng bonggang-bongga. Write down lahat ng mga tourist spot. Kung magkano yung... Manood kayo ng mga videos. And then, listin nyo lang lahat. Kasi ako, ganun lang din ginawa ko. And awa ng Diyos. Ayan, napupuntahan ko na may mga gusto kong puntahan. And madami ditong pasyalan na libre lang. So, huwag kayong maakit agad dun sa mga sale or promo, yung mga packages na may ganito, ganyan na mga place. Kasi I think yung Chiang Kai-shek, meron din sila sa Klook. And parang package na kasama ng iba na sa 3,000 or 2,000 pesos. So, madaming free dito. Kung within Taipei lang din naman kayo, kagaya ko, gustuin ko man lumayo, pero within Taipei lang talaga, kayang-kaya nyo siyang ikutin ng 2 days. Kasi madami, dikit-dikit lang din, magkakalapit. Like, eto, one station away lang siya from Ximen. So, sobrang bilis. Kaya, do your research para makatipid kayo. Yung pocket money for 5 days na 10,000, sobra-sobra na yun, swear. And at least, mag-aral kayo ng mga simple words nila. Like, hello, thank you. Yung mga ganun. Actually, hindi nga ako nag-aral eh. Kasi yun lang talaga yung language barrier. Bihira yung mga kausap nyo na Taiwanese na marunong mag-English. Or word by word. Mga keyword lang para matulungan nila kayo. Pero lahat naman sila so far mababait. Wala akong na-encounter na sublada. Masungit. Lahat sila nag-smile. And if they can help you, talagang tutulungan nila kayo.